Over the centuries, humanity's workspaces have undergone a remarkable metamorphosis, transitioning from the rustic fields of agriculture to the roaring machines of the Industrial Revolution, eventually evolving into the sleek, interconnected hubs of the modern office. Ano ang mga pangunahin mong ginagawa o responsibilidad sa iyong pang-araw-araw na trabaho? Sa about sa pagpa-farm ba? Opo. Unang ginagawa namin pag sa farm is nagpapatraktor muna bago magtanim. Tapos pagkatapos magtraktor, ipapatanim namin na mais. Tapos pagkatapos ng mais, gumawa ng side dressing. Tapos ng side dressing, stop muna sa paggawa ng pagtatrabaho. Antayin na lang yung paglamuha siya, tapos maging pwede nang harvest. Ayun, na-harvestin na. Puro makina kasi yung pinagamit namin para hindi ma-consume sa oras. Ibigis lang. Para sa second question po, tita. Nagbago ba ang iyong kinagawian sa trabaho dahil sa pagbabago na dala ng teknolohiya at mga makinarya? Kung oo, paano ito nagbago? Oo, malaking pagbabago, malaking tulong din sa aming mga farmers kasi napabilis yung oras ng pagtrabaho. Possibly, dapat ma-consume mo ng one day, makukuha lang ng 2 hours pag nagpaayon. Po. Sa pangatlong katanungan po, nakaranas ka ba ng kahirapan o problema sa paggamit o pag-adapt ng teknolohiya at makinarya sa iyong trabaho? Hindi po, kasi mas napagaan yung trabaho bilang farmer. Sa pang-apat na katanungan po, sa iyong palagay, paano nakakaambag ang teknolohiya sa iyong mga natatapos sa pang-araw-araw na trabaho at sa pagbundad ng iyong kakayahan bilang isang magsasaka? Malaki ang naitulong mo na makina kasi yung ginagawa namin dati pag nagpa-harvest, lalo na pag malaki yung anihan mo, 1 week bago pa matapos, pero nung nandiyan na yung mga makina, 1 day lang. Sa last question po, ano ang masasabi mo sa napakabilis na pagbabago ng dala ng teknolohiya sa iyong industry ang pinagtatuturo? Masasabi ko lang is napaka-okay ng teknolohiya ngayon kasi napagaan lahat ng sabi. So, thank you po, tita. Ayun na. Human emotion, Hello mga ka-Descartes! So today, we are gonna interview Attorney Samera about the evolution of technology in his workplace. So, tara! Good morning, sir. Good morning! So, what is your full name? I am Attorney Gaylord A. Somera. So, sir, here's your first question. Ano ang mga pangunahin mong ginagawa o responsibilidad sa iyong pang-araw-araw na trabaho? As a lawyer, here in Land Bank of the Philippines, we handle cases, and as part of these functions, we prepare pleadings and we issue opinions. Second question po is, nagbago ba ang iyong kinagawian sa trabaho dahil sa pagbabago ng dala ng teknolohiya at mga makina? Yes, malaki ang pagbabago. Before, when we prepare pleadings, motions, and opinions, first we write the pleadings, the opinions in a piece of paper, and then we let our secretary type it in a typewriter. Ngayon, with the new technology,
we can directly input our pleading, we can directly prepare our pleadings, our opinions sa computer na. So mas madali ang gumawa ng pleadings and opinions ngayon kesa before. Sa iyong palagay, paano nakakaambag ang teknolohiya sa iyong pangangatapon sa pang-araw-araw na naman mo at sa pagtunod ng iyong kakayahan bilang isang ako? Dahil sa teknolohiya, malaking tulong ito na mapadali at mapabilis ang aming mga trabaho. If before, pagka gumagawa kami ng pleading, it will take us almost a day or 2 days para matapos ito. Ngayon, sa isang araw or in 2 hours, in 1 hour, pwede na kaming makagawa. Hello mga ka-Decards! So today we will gonna interview Architect Patino about the transition of technology in their industry. So, good afternoon po. So here's your first question. Ano ang mga pangunahin mong ginagawa o responsibilidad sa iyong pang-araw-araw na trabaho po? Magandang araw. Ako si Architect Christine B. Patino, isang private practitioner architect, miyembro ng United Architects of the Philippines, Cagayan North Chapter. Bilang isang arkitekto, responsibilidad namin na matulungan at masolusyunan ang pangangailangan ng aming mga kliyente sa pamamagitan ng paggawa ng mga disenyo, mga plano ng residential, commercial, industrial buildings at marami pang iba, kasama mga paggawa ng detalye nito, bill of materials, specifications, pati na rin ang implementation ng aming mga ideas. So, second question po, nagbago ba ang iyong kinagawian sa trabaho dahil sa pagbabago na dala ng teknolohiya? Kung oo, paano ito nagbago? Malaki ang pagbabago na naidulot ng teknolohiya. Kung dati, sanay kasi kami sa mano-mano na drafting methods, ngayon, napapabilis ang aming paggawa ng mga disenyo at mas napapaganda ang aming presentation sa mga clients. Nakaranas ka po ba ng kahirapan o problema sa paggamit o pag-adapt ng technology? Naranasan ko ang challenges sa paggamit ng teknolohiya dahil nasanay ako sa manual drafting. Ngunit, kailangan kong aralin at makipagsabayan sa pagbabago ng panahon. Kaya nag-enroll ako sa mga CAD centers upang aralin ang AutoCAD, ang Revit, ang 3D Max, at iba pang softwares na naglalabasan sa industriya. Yun lang, sa sobrang bilis ng pagbabago na aminin ko, nahirapan na rin makipagsabayan sa mga bata-bata at mga millennials na magagaling sa ideas at skills. The working world has been changing for many years now, with technology advancing faster than ever before. Some industries may be falling behind when it comes to modernizing their ways of working. The impact of machinery on modern life has been significant and far-reaching. Machinery has greatly increased the efficiency and productivity of many industries, resulting in the creation of new products and services, increased economic growth, and improved standards of living. Although technology is advancing and modernizing the working world, of course, there are still some traditional practices that are beneficial and will likely remain in place for certain industries.